Hi guys! Welcome to my channel. Nandito po ako ngayon para magbigay ng tips kung paano mag-apply ng trabaho dito sa Kuwait. Pero bago yan, paki-like and share ng aking channel, then paki-subscribe na rin po, then click the tiny bell button para maging updated kayo sa mga gagawin ko pang mga videos. Anyway guys, itong topic na to is para sa mga first timer na nagbabalak or nagnanais magtrabaho dito sa Kuwait. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo mapapadali ang pag-apply nyo or pag-alis nyo ng bansa. Ito ay base sa aking experience, sa mga naranasan ko noong panahon na nag-apply pa lang ako hanggang sa makarating ako dito. Isishare ko lang po yung mga tips na yon, lalong-lalo na sa mga first-timer na nagbabalak abroad. Una, syempre, kung nakapag-decision ka na mag-abroad or magtrabaho dito sa Kuwait, unang-una mong gagawin is kumuha ka muna ng passport. Kasi yan ang number one requirements ng mga agency. Once na ikaw pumunta na sa kanila at nag-inquire ka kung paano mag-apply sa kanila, ang una nilang tatanungin is kung may passport ka na. Kasi kadalasan sa mga agency, once na nakita nila na qualified ka sa posisyon na gusto mong applyan, is kinukuha na nila agad ang passport mo. Kaya number one na importante, kung nakapag-decide ka na mag-apply ng trabaho abroad, ang pinaka-importante is dapat may passport ka na. Dahil hindi ka makakasakay ng eroplano pag wala kang passport. Ayan, number one. Number two, agency. Importante na makahanap tayo na agency na masasabi natin legit. Na masasabi natin totoong mapapaalis tayo at hindi tayo paasahin lang. Maraming mga nagkalat na agency sa Pilipinas, lalo na sa Manila part. Ang dami dyan, dikit-dikit, pero hindi na tayo nakakasiguro kung sino dyan yung legit at sino dyan ang paasa lang. Kaya maging mautak po tayo pagdating sa pagpili ng agency na pwede natin pagkatiwalaan. Number 3, job orders. Importante na malaman nyo na ang job orders na pinili nyo is nanggagaling dito. Yung totoong galing dito at hindi tamang paskil lang. At isa pa, siguraduhin nyo na ang mga job orders na pinagpilian nyo sa mga posisyon na gusto nyong applyan is accredited ng POEA. Sigurado yon pag ang mga job orders na is accredited ng POEA at nakapili kayo ng mga posisyon na para sa inyo, sigurado na mapupunta sa inyo ang mga posisyon na yon. Pero kung halimbawa nagdududa kayo na agency inapplyan nyo, na ang posisyon inapplyan nyo, na mga kung totoo man o hindi ang job orders na pinagpilian nyo, kung medyo nagdududa kayo, pwede kayong sumadya mismo sa POEA. Kung hindi nyo alam, marami kayong pwedeng pagtanungan kung paano pumunta ng POEA. Sa pagkakaalam ko, ang POEA is Bandang Ortigas. Marami kayong pwedeng pagtanungan kung paano pagpunta ng POEA. Kasi dun nyo malalaman, nandoon yung pwede nyo i-check yung mga job orders na pinagpilian nyo, kung legit ba, kung may mga job orders ba sa mga sa bansa na pupuntahan nyo or dito sa Kuwait, kung galing ba dito sa Kuwait yung mga job orders na yan. Doon nyo malalaman sa POEA kung legit ba yan or hindi. Okay, number 5. Employer. Ang agency nyo ang gagawa ng move para magkaroon kayo ng employer. May employer kasi na pipiliin ka through sa mga requirements or papeles na pinasa mo. May mga employer din na pipiliin ka through online. Marami yan. Noon kasi pag nag-apply ka, ang papers mo is ipapadala nila dito, then yung employer pipili kung sino mga empleyado ang gusto nila. Ngayon, mas pinadali nila kasi may mga online na pwede ka sa online interviewin, pwede ka sa online piliin,
May mga ganong mga proseso. Kaya ang gagawa ng MOU para makakuha ka ng employer is yung agency mo. And number 6, medical. Once na nabigyan ka na ng agency mo ng employer, agad-agad ka na nilang ipapamedical. Sunod-sunod na yon. Pag nagkaroon ka na ng employer, sunod na yan, medical. At dapat, ang medical mo is mag-fit to work. Kasi kadalasan nagiging problema ng mga aplikante, yung magkakaroon sila ng problema sa medical eh. Kasi dapat, malinis ang medical mo. Mag-fit to work ka, once na nag-fit to work ka, mapapabilis o mapapadelay ang proseso ng mga papeles mo at lalong mapapabilis ang pag-alis mo ng bansa. Makakaalis ka agad pag walang problema ang medical mo. Kasi kadalasan nagiging problema talaga ng mga aplikante yung medical. Kasi once na may makitaan ka lang ng konting scar sa baga mo, konting mali sa ihi mo, i-hold nila yan agad. Depending ka nila agad. Kaya sana importante talaga na maging fit to work ka para mas mapabilis ang proseso ng lahat. And then, pag nag-fit to work ka na ng medical mo, susunod mo na ang mag-undergo ka na ng TESDA, OWA, at PEDOS. Kailangan yung tatlong yan, magkaroon ka ng certificate ng tatlong yan. Kasi isa yan sa mga papers na ipapasa ng Pilipinas dito sa Kuwait. Kailangan ma-undergo mo yung tatlong yan, TESDA, OWA, at PEDOS. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig pong sabihin ng TESDA is Technical Education and Skills Development Authority. At ang OWA, ang ibig po sabihin ng OWA is Overseas Workers Welfare Administration. And then, ang PEDOS, ang ibig sabihin ng PEDOS is Pre-Departure Orientation Seminar. Yung tatlong yan, kailangan natin i-undergo yan para magkaroon tayo ng certificate at isa po yan sa requirements ng mga agencies at mga magiging employer natin. Kaya importante, dito kasi sa OWA, nung nag-a-apply pa ako, may mga panakot yan sila eh. Kasi dito sa OWA, dito mo nyo pag-aaralan yung mga dialect ng bansa na pupuntahan nyo, yung mga salita nila, yung mga pag-uugali nila, ganyan. Kaya may mga panakot yan sila eh. Pag hindi ka nakapasa, ulit ka, ganyan-ganyan. Kaya pagpuprosigihin mo talaga na parang nag-aaral ka sa mga yan. Parang bigyan lang din kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat yung gawin sa bansa na pupuntahan nyo. Kailangan nyo yan i-undergo. And then, after nyo yan, matapos ang TESDA, OWA, at PEDOS, susunod na kayo syempre sa contract signing. Syempre, may employer na kayo. Natapos nyo na yung medical nyo. Nag-fit to work na kayo. And then, nakapag-undergo na din kayo ng TESDA, OWA, at PEDOS. Yung mga papers na yan, step by step, ipapasa na nila yan dito sa Kuwait at i-check na yan ng employer nyo. And then, pag na-check na yan ng employer nyo, magpapadala na sila dito sa Pilipinas ng kontrata at yun ay pipirmahan nyo na. At pag nakapirma na kayo ng kontrata, safe na kayo, siguradong-sigurado na kayo na makakaalis kayo. And then, pag nakapirma na kayo ng kontrata, yung contract nyo, ipapasa na naman yan dito sa Kuwait at ipaprocess na ng employer nyo ang visa nyo. Ayun, kasunod ng contract signing is waiting visa. Yung waiting visa, maghihintay kayo nyo ng mga 1 to 3 months. Ako kasi naghintay ako na mahigit isang buwan ngayon yung time na yun. Yung pag-process ng visa ko, medyo nainip na ako noon eh. Pero mabilis na pala yun, mahigit isang buwan ako naghintay. Yung iba kasi mga nakausap ko, inabot sila ng 2.5 months. Yung iba nga, 3 months pa. Basta, ang validity niyan is 1 to 3 months. Kayong maghihintay sa visa nyo. And then, pag dumating na yung visa nyo, ito ng pinakahihintay nating lahat.
ang schedule ng flight. Ayan, yay! Alam niyo ako, nung nalaman ko yung schedule ng flight ko, hindi ko alam kung anong magiging ano ko, pakiramdam ko. Mixed emotion, masaya, malungkot, hindi ko alam nung tinawagan ako ng agency, oh, bukas, ito na yung flight mo, ganitong oras, ganyang oras, ha? Kasi wala talaga akong idea, basta hinintay ko lang kung kailan ba ako tatawagan ng agency, tapos nung bigla akong tinawagan na, oh, bukas, flight mo na, ganitong oras, dapat ganitong oras, nandito ka na sa agency, kasi may mga kasabay ka, sabay-sabay kayong aalis, ganyan-ganyan. Mixed emotion. Pero syempre nangingibabaw yung saya kasi ayan na, this is it. Yung pinaghirapan mo, yung pinagpuyatan mo, every time na kailangan mag-report ng sobrang aga, syempre sobrang aga ka rin aalis ng bahay mo. Ayan na yung pinaghirapan mo, dumating na, may flight ka na, may ticket ka na, aalis ka na. Ayan, may schedule na ng ticket mo. May schedule na ng flight mo. Okay na yan. And last, etong last na to, is para lang to sa mga babae. Yung mga babae na paalis. May mga asawa, may mga jowa, may mga honey, may love so sweet dyan. Importante kasi na i-pregnancy test ang mga babae. Halimbawa, bukas, flight nyo na. Ngayong araw na to, ipipregnancy test kayo. Yun is para makasiguro lang ang agency nyo at ang magiging employer nyo na hindi kayo buntis pag-alis. Kasi once na nakalabas na kayo ng bansa at dun pa sa ibang bansa natin malaman na buntis pala tayo, is malaking problema po yun. Mahaba-habang proseso yun para maayos natin. Kaya para makasiguro ang agency nyo at ng employer nyo, ito ay para sa mga babae, bago kayo paalisin, kailangan nyo munang mag-pregnancy test. Isa yan sa mga nire-required ng mga agency bago umalis ang mga babae. Siyempre, kasama ako doon kasi babae naman ako. Oh, ayan. Nabigyan ko na po kayo ng mga tips kung paano ba mag-apply ng trabaho dito sa Kuwait. Sana may matutunan po kayo. At sana mas mapadali nyo yung pag-alis nyo, mas mapagaan nyo ang pag-alis nyo para mas madali kayong makaalis ng bansa. Advice ko lang po, lalo na sa mga first-timer na pupunta dito sa bansang Kuwait, unang-una, kailangan mahaba ang pasensya nyo. Magbaon kayo ng sobrang habang pasensya. Kailangan natin yan. And then, pangalawa, dapat ready kayo, matapang kayo, ready kayo na harapin ang homesick. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, kakaharapin po natin yan. Lalo na yung may mga iniwang mga asawa, may mga iniwang maraming anak or anak sa Pilipinas. Sa ayaw natin at sa gusto, mararamdaman at mararanasan natin ang homesick. And then, pangatlo, kailangan marunong po kayong makisama sa iba't ibang lahi na maaabutan nyo dito sa Kuwait. Nandiyan dyan ang Nepal, nandiyan dyan ang Indonesian, nandiyan dyan ang Indian, nandiyan dyan ang Sri Lankan, and syempre ang mga Kuwaiti. Dapat marunong kayong pakisamahan ang lahat ng mga taong makikita or mas makakasalamuha nyo dito sa Kuwait. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa video kong ito. At good luck sa mga nagnanais or nagbabalak mag-apply din ng trabaho dito sa Kuwait. Sana po matupad nyo yung mga pangarap nyo at nais nyo na makapagtrabaho dito sa Kuwait. Maraming salamat po hanggang sa muli at salamat sa panonood nyo ng video ko. Huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang channel ko, then click the tiny bell buttons para maging updated kayo sa gagawin ko pang mga videos. Maraming salamat po! Bye-bye!